guys, nandito tayo sa May Motor Star Baliwag Branch. At gusto ko kayong i-update. Ayun, meron silang hiring dito. Pero meron ako nakita rito, kulay blue. Itong EasyRide 150N. So, alam niyo naman ako, kapag nakakita ako ng bagong kulay, eh, gusto ko meron akong na-i-update sa inyo para dito sa glossy finish na kulay blue. So, para lahat sa mga gustong kumuha nito, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Quick walk around lang naman para dun sa mga nagbabalak. Meron pa rin naman siyang windscreen. So, kasya dito. Or, pwede kayong maglagay dito or mag-convert ng windscreen para dun sa NMAX na version 2. Meron yan. Available yan sa aftermarket, no? Marami nang gumagamit na ito. Meron na rin yung mga katrabaho natin. So, okay din. Stylish din yung datingan nitong headlight niya. Tsaka, para sa akin talaga, malakas yung kanyang buga ng headlight na ito. So, saktong-sakto lang din. Pero para sa mga nahihinaan pa, eh, magdagdag na lang kayo ng mini driving light. So, meron na rin tong park light niya or daytime running light. Ito yung kanyang headlight is LED naman yan. Yung kanyang signal light dito, LED rin. Tsaka maganda yung kanya itsura. So, kita dito sa harap, kita rin dito sa gilid. Bulky siyang tingnan, stylish yung kanyang design para sa kanyang front fender. Ayan, flexible din, tsaka magaganda na yung mga bolts na ginamit dito. So, tubeless na rin to. Ang size neto is 130/60x13. So, dito naman, ito speedometer sensor to. Hindi siya ABS or hindi rin siya CBS, no? So, naka-disc brake dito sa harap. Naka-mugs, maganda rin yung tires na ito. U1 Xing yung kanyang brand. Naka-single piston caliper din naman to. Tsaka naka-telescopic fork. And then dito naman yung kanyang front fender na extension. Medyo maiksi lang. So dito sa kanyang ilalim or sa likod, naka-open siya. So ang ano nito, ang kagandahan pala pag naka-open to, yung hangin, walang pumipigil. Diba, syempre pag nasa higher speed tayo, kapag close yan, so medyo nababawasan yung speed natin. Pero kapag naka-open to, is dire-diretso lang yung hangin. Tapos lalabas doon sa pinakalikod. So wala masyadong pumipigil na hangin. Yung pala yung kagandahan kapag open yan. No? So yun lang, may nag-explain lang din sa akin. So ayan, sa kanyang foot pegs dito, mahaba yung kanyang extension, ganun pa rin naman. So mapapansin nyo rito, is wala yung kanyang mga padding dito. So kasi mabilis manakaw ito eh. So kaya kayo, yung mga nakaganito, ingat-ingat na. No, ingat-ingatan nyo yung mga padding dito kasi madali lang din siyang manakaw. Ito yung kanyang fuel tank capacity, alam ko nasa 6.6 liters. No? So maganda na yung dito niya. So hindi na to napapasukan. Or yung mga concern dati kung napapasukan ba ng tubig, hindi naman na siya ganun. So dito sa side is parang mga naka carbon fiber finish. So ito glossy black, then matte yung pinaka ilalim niya. So dito sa side is matte black, tapos glossy na blue. So yung foot pegs niya, ito gusto ko yung foot pegs nito is hindi siya katulad nung kay ano, no, kay Falls 150. So sana ganito yung style niya. Para hindi siya masyadong madulas. Yan. Meron din siyang lock. Yun yung kagandahan doon. And then yung emblem, isa sa mga nagustuhan natin dito. Tsaka premium yung looks niya. Then itong 150N, sana pinantay na lang nila dito. Dito diba, 150N. Sana pinantay na lang. So, ito naman yung blower niya. Malaki-laki. Pero wala siyang cover. So tingin ko pwede pang paglagyan to. Same nung kay Falls, diba? Meron siyang cover. So maganda yung style niya. So bulky yung kanyang exhaust. Napakalaki niyan. Ayan, malaki na, mahaba pa. Yun yung mga gustong-gusto natin eh, 'di ba? Stylish din yung kanyang exhaust cover dito. So natatakpan lang nito kasi syempre bagong-bago. No? So carb type. So maraming humihiling na Motor Star, baka naman gawin nyo ng FI to, no? So kapag ginawa bang FI to, bibili kayo? Yun yung tanong.
Di ba? Hiling kayo ng hiling eh, tapos wala naman palang pambili. Tapos bash kayo ng bash, di ba? So, yun lang. Pero dito kagandahan, naka-disc brake. Yan, disc brake dito, tapos naka-dual shock dito sa likod. At ito ay hindi siya adjustable, okay? Dito naman, sana mayroong cover dito para maprotektahan yung likod. No, para hindi na lalagyan ng putek. Okay, so dito naman sa kanyang disc brake is naka single piston caliper siya. Malaki-laki din. So meron din tong tire hugger. Yan, flexible din. So medyo konti lang yung clearance dito sa gulong niya. Di ba? So para kasi siyang naka drum brake kung titingnan sa kabila eh. Pero yan, naka disc brake siya. So sa kanyang grab bar, yan, meron mga ano dito, may mga nabibili naman na para sa kanyang top box, no? Sa mga pang NMAX, mga ganun. So sa kanyang taillight, yan, naka LED rin to. Halos maganda yung mga positioning na itong daytime running light. Yung kanyang signal light nandito rin. So reflector, may plate light na rin dito. Tapos yan, pinaka rear fender niya, bulky siyang tingnan, di ba? So iwas talaga sa putek to. Pero syempre may tatrasip pa rin yan, so depende sa speed natin. Dito rin, meron din siyang Motorstar na emblem. Ganda oh. At least hindi lang siya sticker, emblem pa siya. So wag lang talagang pagditripan to ng mga bata na babaklasin or tatanggalin, di ba? Yung mga ganun eh. Yan, yung filter niya malaki, panggilid niya malaki, at stylish din yan. Meron din tong kickstart. So ang wala lang dito, kill switch para sa side stand niya. Sana magkaroon. Yan, yung center stand niya makapal, yung metal na ginamit tsaka side stand niya. So sa upuan, merong naka-imbose dito na Motorstar, tapos naka-straight seat naman yan. Medyo may curve lang dito or design para sa rider natin. Full digital yung kanyang panel gauge, merong trip A, trip B dito. Yan, tapos yung kanyang handlebar. Ito pa rin naman, no? So, sa mga switches niya, di naman siya ganun ka-premium. Kill switch, meron siyang on and off ng headlight and park light. Electric starter, yung lever dito, makapal-kapal din. Tsaka yung grip niya, makapit din to. Yan. So sa throttle, medyo malalim ng konti. Yan. So sa rear brake, smooth naman. Tsaka maganda rin yung lever dito. Meron siyang passing light, high and low, signal light, then busina. So yan, yan yung kabuuan niya. Napaka-quick lang ng ating walk around. Tapos ito naman yung kulay red niya. Yeah, so sa mga nagbabalak, ito, glossy red din to. Isa rin sa mga magagandang kulay ng Easyride 150N. Diba, ang ganda rin ng kulay na ito. Yan, trip ko yung kulay red na ito eh. So yun, patahan nyo na lang dito. Ayos na siya. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, markahan mo na yun at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.